isang makabuluhang araw, mga mag-aaral ng Baitang Siam. Maligayang pagdating, ang kasagutan ninyo ay ang presyo ay may dituwirang relasyon sa demand. Tama! Kapag ang presyo ay mataas, mababa ang demand. Ngunit kapag mababa ang presyo, mataas naman ang demand. Base sa ginawa nating pagbabalik-aral, ay batid kong alam na ninyo ang mga konsepto ng demand at ang iba't ibang salik nito. Sa episode na ito ay gagawin natin ang isang matematikong talakayan na magpapalalim at magpapaunlad sa inyong mga kaalaman ukol sa microeconomics. Sa puntong ito ay ihanda ang inyong kaisipan at buuin ang tatlong larawan kung anong konsepto ang ating itatalakay ngayon. Tignan nga natin kung magkakatulad ang ating mga sagot. Kung ang konsepto na nahihinuha ninyo ay tungkol sa konsepto ng supply, napakahusay! Tignan naman natin ang dalawang larawan tungkol sa producer. Babasahin natin ang kanilang dialogo. Pagkatapos ay sasagutan natin ang pang-prosesong tanong. Ihanda ang mga papel at pluma. Handa ka na ba? Magsimula na tayo! Ang presyong semento ay tumaas sa nakalipas na 3 buwan at mukhang magpapatuloy pa ang pagtaas nito sa susunod na taon. Sa palagay mo, dapat ba tayong magdagdag ng produksyon? Sa palagay ko, iyan ang pinakamatalinong desisyon. Sapat pa naman ang ating mga salik ng produksyon kung magtataas tayo ng produksyon. Para sa unang bilang, tungkol saan ang paksang pinag-uusapan ng dalawang producer? Ibig sabihin nito ay tataas ang bilang ng produktong handang ibenta ng mga nagtitinda kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong iyon. Bababa ang bilang ng produkto na itaas din ang dami ng produkto at serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumaba naman ang presyo, bababa rin ang dami ng produkto at serbisyo na handa at kayang ipagbili. Ngayon ay magtungo tayo sa paraan ng paglalarawan sa konsepto ng supply. Higit na mauunawaan ang mga mahahalagang konsepto ng supply sa pamamagitan ng mga sumusunod na terminolohiya. Una ang supply schedule. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Tignan ang halimbawa ng supply schedule ng bawat nilusak o cassava ball sa lungsod ng Butuan. Makikita na may 3 hanay ito. Ang unang hanay ay nagpapakita sa mga punto. Ang pangalawang hanay naman ay nagpapakita sa mga presyo ng nilusak o cassava ball bawat piraso. At ang panghuling hanay naman ay nagpapakita sa quantity supply o dami ng ibebenta na kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Ang bawat hanay ay nagpapakita ng iba't ibang variables at ang kani-kanilang value. Sa bawat pagtaas ng presyo ay tataas ang quantity supply o kayang ipagbili ng producer. Kapag bababa ang presyo ay bababa ang quantity supply o kayang ipagbili ng producer. Nangyayari ito dahil ninanais ng mga producer na kumita ng mas malaki bilang insentibo sa pagbebenta ng produkto at serbisyo. Ang ikalawang konsepto naman ay ang supply curve. Upang lubos na maintindihan ang konsepto ng supply, ating suriin ang graph. Ang vertical na axis ay nagpapakita ng presyo ng bawat nilusak o cassava ball. Ang horizontal graph ay nagpapakita ng dami ng nilusak o cassava ball. Ang supply curve ay naiplot gamit ang presyo at quantity supply. Ang supply curve ay ang graphical na representasyon ng ugnayan ng presyo at dami ng supply o quantity supply.
Ang supply curve ay kumukurba paitaas mula kaliwa patungo ng kanan. Ito ay refleksyon na ang bilang ng supply ay directly proportional sa presyo ng produkto. At ito ang law of supply o batas ng supply. Ang supply curve ay nagpapakita ng quantity supply sa mga magkakaibang presyo. Mapapansin na pataas ang slope nito. Nagpapatunay ito sa batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supply ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, tumaas din ang dami ng produkto o serbisyong kayang ipagbili. Kapag bumaba ang presyo, bumaba din ang dami ng produkto o serbisyong kayang ipagbili. Ipinapakita sa graph ang paggalaw sa supply curve. Mangyayari ang paggalaw ng supply curve kung ang salik na nakakaapekto ay ang sariling presyo ng produkto na nagbabago. Kung ang presyo ng nilusak o cassava ball, bawat piraso ay tumaas mula 5 piso tungong 6 na piso, makikita sa graph na lilipat ang punto A sa punto B. Kung bababa naman ang presyo mula 8 piso tungong 7 piso, ang punto D ay lilipat sa punto C. Gamit ang konseptong ito, masasabing ang quantity supply o dami ng nilusak o cassava ball na handa at kayang ipagbili ng producer ay isang dependent variable. Samantala, ang P o presyo naman ay isang independent variable. Ikatlong konsepto ay ang supply equation function. Ito ay isang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity supply. Tandaan natin na ang quantity supply ay isang dependent variable at ang presyo naman ay isang independent variable. Papakita ito sa isang formula. QS is equal to A plus BP, kung saan ang QS ay nagpapakita sa dami ng produkto o serbisyo na kayang ipagbili o quantity supply. Ang A naman ay nagpapakita sa intercept, bilang ng QS kung ang presyo ay 0. At ang P naman ay presyo. B ay slope, na nagsasaad kung ang relasyon ng presyo at quantity supply ay positive o negative. Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa dami ng supply sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan na ang datos sa supply schedule at ang supply function ay iisa, suriin at pag-aralan ang komputasyon. Gamit ang supply equation function mula sa supply schedule para sa nilusak o cassava ball sa punto A, QS is equal to 0 plus 10P. Gamit ang supply function, makukuha ang dami ng quantity supply kung may given na presyo. Ang presyo sa punto A ay 8 piso. I-substitute ang presyo sa variable na P at i-multiply ito sa slope na 10. Ang makukuhang sagot ay idadagdag sa 0 o intercept. Mula dito ay makukuha ang sagot na 80 na piraso ng nilusak o cassava ball ang handa at kayang ipagbili ng mga producer kapag ang presyo ng bawat nilusak ay 8 piso. Para naman sa punto B, ang supply equation function ay QS is equal to 0 plus 10P, kung saan ang presyo ay ibinigay, bawat nilusak ay 7 piso. Ngunit ang quantity supply ay hindi ibinigay. Gamit ang supply function ay makukuha ang dami ng quantity supply kung may given na presyo. I-substitute ang presyo sa variable na P at i-multiply ito sa slope na 10. Ang makukuhang sagot ay idadagdag sa 0 o intercept. Mula dito ay makukuha ang sagot na 70 na dami ng piraso ng nilusak o cassava ball ang handa at kayang ipagbili ng mga producer kapag ang presyo ng bawat nilusak o cassava ball ay 7 piso. Paano kung hindi binigay ang presyo? Ano ang gagawin mo? Simple lang. Tandaan, ang supply equation function ay QS is equal to 0 plus 10P. I-substitute ang value ng QS sa 60.
i-transpose at ilagay sa ikalawang equation, magiging negative 60 ito. Kailangan nating i-transpose ang 10p at ilagay sa unang equation at ito ay magiging negative 10p. Dahil may variable na p na negative 10, kailangan mo itong i-divide sa sariling integer sa magkabilang equation. Kaya ito ay magiging negative 10 divided by negative 10 is equal to negative 60 divided by negative 10. Ang magiging value ngayon ng presyo ay 6 na piso bawat piraso ng nilusak o cassava ball ang handa at kayang ipagbili ng producer. Para naman sa punto D, tandaan ang supply equation function ay QS is equal to 0 plus 10P, na kung saan ang QS ay ibinigay. Ang value nito ay 50 o 50. At ang presyo naman ay hindi binigay. I-substitute ang value ng QS sa 50. I-transpose at ilagay sa ikalawang equation. Magiging negative 50 ito. Kailangan nating i-transpose ang 10P at ilagay sa unang equation. At ito ay magiging negative 10P. Dahil may variable na P na negative 10, kailangan mo itong i-divide sa sariling integer sa magkabilang equation. Kaya ito ay magiging negative 10P divided by negative 10 is equal to negative 50 divided by negative 10. Ang magiging value ngayon ng presyo ay 5 piso bawat piraso ng nilusak o cassava ball ang handa at kayang ipagbili ng producer. Sagutan ang gawain 1. Nalalapit na ang Semana Santa, kaya inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga bilao ng tupi o dark flat cake. Gamit ang supply equation function, QS is equal to negative 100 plus 20P. Gamit ang supply equation function, QS is equal to negative 100 plus 20P. Punan ang supply schedule at ipakita ang komputasyon. Thank you.
tignan natin ang inyong mga sagot. Gamit ang supply equation function, QS is equal to negative 100 plus 20P mula sa supply schedule para sa bawat maliit na pilaon ng tumpi o dark flat cake sa punto A, makukuha ang dami ng quantity supply kung may given na presyo. Tandaan na ang presyo dito ay 25 piso bawat bilaon ng tumpi. Kung kaya, i-substitute ang presyo na 25 piso sa variable na P. I-multiply ito sa slope na 20. Ang makukuhang sagot ay idadagdag sa negative 100 bilang intercept ninyo. Mula dito ay makukuha ang sagot na 400 na quantity supply o handa at kayang ipagbili ng mga producer kapag ang presyo ng bawat maliit na bilao ng tumpi o dark flat cake ay 25 piso. Para naman sa punto B, tandaan na ang ating hinahanap ay ang value ng quantity supply. Gamit ang supply equation function, QS is equal to negative 100 plus 20P. Makukuha ang dami ng quantity supply kung may given na presyo. I-substitute ang presyo na 35 piso bawat bilao ng tumpi sa variable na P. At i-multiply ito sa slope na 20 o 20. Ang makukuhang sagot ay idadagdag sa negative 100 o intercept. Mula dito ay makukuha ang sagot na 600 na quantity supply o handa at kayang ipagbili ng mga producer kapag ang presyo ng bawat maliit na bilao ng tumpi o dark flat cake ay 35 piso. Kung ang mga kasagutan ninyo ay pareho sa aking inilahad, napakahusay! Para sa punto C, hinahanap natin ang value ng presyo ng bawat maliit na bilao ng mga tumpi. Tandaan na ang supply equation function ay QS is equal to negative 100 plus 20P. QS sa punto C ay 900. I-substitute ang value ng QS sa 900, i-transpose ito, at ilagay sa ikalawang equation. Magiging negatibong 900 o negative 900 ito. Kailangan nating i-transpose ang 20P at ilagay sa unang equation. At ito ay magiging negative 20P. Dahil may variable na tayo sa P na negative 20, kailangan mo itong i-divide sa sariling integer sa magkabilang equation. Magiging negative 20P divided by negative 20 is equal to negative 900 o negatibong 900 divided by negative 20. Kung kaya ang presyo ay 45 piso ang halaga ng bawat maliit na bilao ng mga tumpi ang handa at kayang ipagbili ng mga producer. Para sa punto D, hinahanap natin ang value ng presyo ng bawat maliit na bilao ng mga tumpi. Tandaan na ang supply equation function ay QS is equal to negative 100 plus 20P. Sa punto D, ang QS ay 1,000 o 1,000. Hinahanap natin ang value ng presyo. I-substitute ang value ng QS sa 1,000 o 1,000. I-transpose at ilagay sa ikalawang equation at magiging negatibong 1,000 ito o negative 1,000. Kailangan nating i-transpose ang 20P at ilagay sa unang equation at ito ay magiging negative 20P. Dahil may variable na sa P na negative 20, kailangan mo itong i-divide sa sariling integer sa magkabilang equation. Kung kaya,
ito ay magiging negative 20p divided by negative 20 is equal to negative 1000 divided by negative 20. Ang halaga ng bawat maliit na bilaon ng mga tumpi ay 50 piso na kung saan handa at kayang ipagbili ng mga producer. Kung ang iyong kasagutan para sa punto C at punto D ay magkapareho sa aking inilahat, napakahusay! Para matukoy natin na ikaw ay nakikinig at naiintindihan ng maayos ang ating paksa ngayon, magkakaroon tayo ng isang pasulit. Para sa unang bilang, ano ang tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon? A. Demand. B. Supply. C. Demand schedule. D. Supply schedule. Iwawas na natin ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, kung ang sagot ninyo ay ang titik B, mahusay! Para sa ikalawang bilang, paano mo mabibigyan ng kahulugan ang batas ng supply? A. Habang tumataas ang presyo ng isang produkto o serbisyo, tumataas din ang supply nito. B. Habang tumataas ang presyo ng isang produkto o serbisyo, bumababa din ang supply nito. C. Habang bumababa ang presyo ng isang produkto o serbisyo, tumataas din ang supply nito. D. Habang tumataas ang presyo ng isang produkto o serbisyo, walang pagbabago sa supply nito. Para sa ikalawang bilang, kung ang sagot ninyo ay ang titik A, magaling! Para sa ikatlong bilang, ano ang kahalagahan ng supply schedule? A. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. B. Ito ang graphical na representasyon ng ugnayan ng presyo at dami ng supply o quantity supply. C. Ito ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity supply. D. Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Para sa ikatlong bilang, kung ang sagot ninyo ay ang titik A, magaling! Para sa ikaapat na bilang, ano ang kahalagahan ng supply curve? A. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. B. Ito ang graphical na representasyon ng ugnayan ng presyo at dami ng supply o quantity supply. C. Ito ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity supplied. D. Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Para sa ikaapat na bilang, kung ang sagot ninyo ay titik B, magaling! Para sa ikalimang bilang, ano ang kahalagahan ng supply function equation? A. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. B. Ito ang graphical na representasyon ng ugnayan ng presyo at dami ng supply o quantity supply. C. Ito ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity supply.
SD. Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Para sa ikalimang bilang, kung ang sagot ninyo ay ang titik C, tama! Kung nasagutan mo ang lahat ng mga bilang, binabati kita! Kung hindi naman, balikan mo ang iyong self-learning modules. Bago tayo magtapos sa ating pagtatalakay, naway nakapagbabahagi ako ng mga mahahalagang mga aral na dapat mong matutunan sa ating asignatura. Muli, ito si Ginang Dwan, ang inyong gabay sa pagtuklas ng bagong kaalaman.